evening po, sir. Hindi ka bemedma. Nandito na tayo sa bahay ni Dr. Francis, okay? Ha? Alright? Amy. Angela, anong masasabi mo sa nakikita mo? Malaki po yung bahay. Maganda po. Parang yung nasa picture. Diba? Ito ang sinasabi ko sa yung reward. Dahil mabait ka at sumusunod ka sa mga inuutos ko, simula ngayon, hindi ka na doon titira sa maliit na kwarto sa clinic. Simula ngayon, dito ka natitira sa bahay ko. Ito na ang bago mong tahanan. Halika, upo ka. Simula ngayon, dito ka natitira, ha? Mamumuhay ka rito ng parang isang normal na tao. At lahat kami, tatartuhin ka namin bilang normal na tao. Kailangan maturuan natin si Angela na matutong makisama sa ibang tao. Ito ang magiging kwarto mo. Dito ka natitira. Tutulong ka sa mga gawaing bahay. Manang, ikaw na ang bahalang magturo sa kanya, ha? Opo. Ngayon, meron siyang daily routine. Ito ang schedule niya, Manang. Oras ng paggising. Turuan mo siya mag-ayos ng higaan niya. Oras ng pagligo, pagkain, at pagtulog. Oh, Manang. Naglagay din ako ng CCTV dito para mamonitor ko lahat ng pagkilos na ginagawa ni Angela. Naglagay din ako ng alarm clock. Itong alarm clock na to, ito ang magsasabi kay Angela kung kailangan na niyang maligo, kailangan na niyang kumain. Kaya importante ito, ha? Opo. Ako kung bahala. Sige. Francis, parang ginawa mo na extension ng facility mo ang bahay. Hindi mo man lang kami sinabihan ni Calvin na ititira mo dito si Angela. Glenda, pamamahay ko to. Wala kang pakialam kung anong gagawin ko rito. Tsaka napakaraming oras na ang ginugol ko sa pagpapagaling dyan. Magre-reklamo ka pa ba? Pwede ba? Let's all cooperate para matulungan siya. Magkakaintindihan ba tayo?